Welcome back! At ito na nga ang pinakahihintay nating lahat. Hindi na natin patatagalin pa. Kilalanin na natin ang bandang magbibigay sa atin ng mga hugot songs ngayong araw na ito. Mapapahugot talaga ng matindi. Ha? At very interesting din ang kanilang band name. Kaya naman, kasama natin ngayon ang The Vowels They Orbit! Hey guys, what's up? Ganda ng name, no? Parang kakaiba. Sino makakapag-isip nung ano, diba? The Vowels They Orbit. Bakit hindi consonants? Oo, bakit diba? Vowels lang? Kawawa naman yung consonants. Masyado madaming consonants. Oo. So, unahin muna natin, bago natin tanungin yung kwento behind the band name. Alamin muna natin yung pangalan ng bawat isa. Ay, go. Natin names ng band. Ajin. Jean. Okay. Hello, I'm Jeremy. I'm Mika. Mika. I'm Patch. Patch. I'm Hannah. Hannah. Okay. And we are... The Vowels They Orbit. Yes! So, eto na nga yung tanong. Ito na ang 1 million question. Oy. Bakit the Vowels They Orbit? What's the story behind the name? Mahilig ba kayo sa science? Ajin talaga. Pinanindigan ko. Bakit the vowel? Sino sasagot? Kasi lima kami. Tapos naisip nila lima din yung vowels. Lima yung vowel? Ah, okay. Tapos ano, yung the orbit, nasama kasi. Madalas kami... Madalas kayong gumala? Madalas kami practice. Ah! Nakasimple. Kapag ka, kasi gabi, evening, ganyan. Ganun, tama ba? Oo. Yan yung feeling namin pag gumagawa kami ng music. Wow! So, para kayong umiikot, ganun. Very unique. Oo, the Vowels They Orbit. Correct. Ganun, no? So, eto, pagka kunyari napakinggan natin tumugtog ang The Vowels They Orbit, anong klase ng tugtugan na mapapakinggan natin? Hindi namin masabi kung ano talaga yung genre. Pero yung feeling... nyo, parang nag-orbit din kayo. Ah, so nakakahilo ba yun? Parang ano, parang naglalakbay. Hindi lang kami, pati yung listeners. Oo. Kasi pag sinabi mo orbit, di ba yun yung pag-ikot ng mga planets. Tama ba? Oo, oh, tama ba yun? Basta parang, parang ganun. Oh, parang ganun. Nagkulat chiclet yun eh. Alam ko talaga chiclet yun. So, paano ba nabuo ang band? Ayun, sige ako na. Sige. Kaming apat kasi magkaka-curso. So, parang may org din sa home arts na music. So, medyo magkakilala na kami. Tapos si Jean naman, sa elementary pa lang magkaibigan na kami. Tapos, so, kayo ang kayo ni Jean ang magkakonek? Oo, kami ang mutual kumbaga. Elementary pa. Diba? Friendship na sila ni Jean. Tapos nalaman ko na UST din siya. Mm-hmm. Then, alam kong tumutugtog siya. So, nung after college, nung nagsisimula na kami buuin yung The Vowels They Orbit, hinatakan na rin siya. Ayun. Tapos, nagkatakan na kami. Ayun. Nagkatakan na, diba? So, gano'n na kayo katagal magkakasama? Kailan ba nabuo to? March 11, 2018. Magto-2 years na kami this March. Wow. Ay, malapit na. Next month, no? In a few days, March na. Correct. So, happy anniversary. Happy anniversary. At dahil dyan, dahil sa 2 years na kayo yung magkakasama, meron na ba kayong mga naisulat na sarili niyong kanta? Kayo ba yung sumusulat ng songs ninyo? Original compositions. Yes. Ako yung magsusulat ng mga kanta. Except for Selos. So, yung songwriter ng Torete, siya din yung nagsulat ng Ay, wow. Selos. So, paano kayo nagkaroon ng collaboration ng writer ng Torete? Paano nangyari nagsulat siya ng song for you? Actually, manager namin. Kaya naman! Ang galing! Paano kayo naging, ano, paano nangyari na minamanage na kayo? Paano nangyari? Paano niya kayo na-discover? Ang story is, kahilala ko yung kapatid niya. Mm-hmm. Siya yung guitarist ng Moonstar 88. Siya din yung boss ko sa work. Nice! And alam boss niyang, talaga, boss sa work ka. Yes. Okay, and then? Alam niyang I write songs and I have a band. Tapos narinig niya yung mga kanta namin. And then, pinarinig niya po kay Sir Lauren. Wow! Ang galing! Nice. Nakatuwa naman. Paano pero discover? Yung Selos lang yung hindi mo sinulat. So, ano yung mga songs na naisulat mo? Ano yung mga naging inspiration mo? Mapapakinggan ba natin ito mamaya? Oh, yung Kiliti. Yun. Yung isa. Kiliti! Kiliti! Sino bang kikilitiin ang song na ito? Yung ba yun? Ay, mapalit. Iba. Paano yung Kiliti? Bakit yun ang, ano, yun ang...
song? Ano yung naging inspiration? Sino ba kumiliti sa'yo? Ano, parang natuwa lang ako sa word na kiliti or kilitiin. Parang, kasi hindi first language ko yung Tagalog. Oh. I feel so, okay. Anong first language mo? English. So, lumaki sa States. And then, Pero ang galing ng Tagalog, ha? Oo. Parang 11 years na. Ah, matagal na. Okay. Medyo, but, yun, natuwa lang ako sa word na kiliti or kilitiin. Na hindi siya yung, hindi lang siya yung physical na kiliti. Pero meron din siyang parang, alam mo yun, parang tinitis mo yung other person. Ganyan. So, nagsulat lang ako ng song revolving around that. Wala naman siyang parang... Wala namang ano, personal experience na parang, ay, kiniliti ako ng crush ko. Nakiliti ka sa sinabi niya. Kinilig ako, ganyan. Literally. Hindi. Pero yung personal experience connection lang dun is yung may nagsabi lang ng word. So, nung narinig mo yung word, parang nakaisip ka ng gawan siya ng song. Mm-hmm. And then, aside from kiliti, ano pa yung song? Ay, yung mga unreleased. O, ibig sabihin, babalik pa sila dito. Correct. Basta bumubulong, kaya ko, yung mga lalabas. Makakabangan natin. O, tanongin natin, ano ba ang style nyo sa pagbuo ng kanta? Mm-hmm. Ito ba, upo kayo, mag-meet kayo, guys, gawa tayong kanta, tapos talagang sabay-sabay nyo ginagawa yung words, yung music, nagkakapakapa na kayo sa instruments, ganun ba? Paano ba ang process nyo? So, ako muna with the lyrics, tas yung melody, acoustic guitar, minsan walang gitara, pero, tas dun, ginabato ko sa kanila, and then sinasabi ko kung ano yung naisip ko kung pwede nilang gawin for the song. Pero syempre, after nun, we go to the studio or sa bahay nila, Jeremy, and ayun, dun lang sila naglalagay ng parts nila. So, yung suggestion ko, minsan, they do it minsan. Pag hindi ginagawa, okay lang. Kasi, collaboration talaga din yun, no? Bilang banda, kumbaga, nag-a-add kayo ng mga ideas para maganda pa yung song. Pero dahil dyan, kayo sa paano nyo na pananatili na strong and intact yung inyong relationship together as a band? Ano, feeling ko kasi comfortable na kami kasi nga, friends na kami from the start. And then, ayun lang, may days na sobrang close namin, may days na hindi kami nagpapansin. Talaga? It helps. Nagsasawa din, gano'n. Nag-chat pa rin kami kahit wala kami sa gig, ganyan. Ayun. O dahil dyan, paano ba natin masusuportahan ng mga awitin ng The Vowels, They Orbit? Yan, pwede nyo kami follow sa social media namin. Sa Facebook, The Vowels, They Orbit. Instagram and Twitter, that's @TheVTO. The VTO. Oh, yung cute. The VTO. Follow nyo na yan. Parang ano ah, parang oil. Nasa Spotify din pala yung songs namin. Sorry. Nasa Spotify. Yeah, may music video na rin ba? Yes, we have music video for both Kiliti and Selos on YouTube. Nako, so abangan natin. Panoorin. Oo, at dahil dyan, meron ba mga upcoming shows and events na pwede natin mapanood? Mga gigs. Ay, yung next gig namin sa March 2 sa 90 East. Tour siya ng Imago, so yun. Pero lahat ng gigs namin pinupost namin sa social media. Yeah, kaya maging updated through their social media accounts. I'm sure Ate Nikki, excited natin mga viewers na mapakinggan ang kanilang mga songs. Ay, naku naman Ate Abs. Kaya naman, sa pagbabalik ng Letters and Music ay malinig na natin live na live ang mga songs na inihanda ng The Vowels They Orbit. Kaya huwag kayong maglilipat ang channel. We'll be right back.